Ayan, welcome back sa channel natin mga boss. Dito naman tayo, nagbabalik. Meron tayo dito ngayon microwave. Ang problema niya ay pag nag-start tayo, ni-start natin siya, nag-i-spark sa loob. So, ang pinaka-problema niya ay sunog yung mica niya. So, papakita ko sa inyo. So, ayan, lawan natin. Ayan. Ito po. Yan po yung dahilan kung bakit nag-i-spark siya. So, konting tips lang po bago tayo magpalit niyan. Kasi hindi basta-basta pag ganyang sunog, huwag basta-basta papalitan lang. So, baklasin muna natin. Ayan, natanggal na natin. So yan, sunog na sunog po siya. Lalo na pag titingnan na sa kabila, mas malala ang sunog niya. Ayan. So hindi na natin na pwedeng gamitin to. Papalitan na lang natin ng bago. Kaya tayo pamalit. So ito yung ipapalit natin. Pero bago tayo magpalit nito, para hindi masayang yung itong bagong ipapalit natin at hindi masunog ulit, check muna natin yung magnetron niya. Kasi kadalasan pag ganito ang nangyayari sa mica, nasusunog ng ganito, malamang sunog din yung pinaka-antena nitong magnetron niya. Kaya baklasin muna natin, baklasin natin 'to at i-check natin bago tayo magpalit ng mica. Ito nga pala yung inverter type na microwave oven. So ayan, bago po natin tanggalin to, itong connection niya sa high voltage papuntang magnetron, siguraduhin po na na-discharge na natin para safe. So ayan, ito po yung sinasabi ko na pag sunog yung mica, malamang sunog din to. Ito po yung tinatawag na pinaka-antena niya. Antena kung tawagin. So tanggalin muna natin. Daan-daan lang, baka makasugat. So ayan, ito na po yun, tanggal na. Papalitan natin siya. Kukuha tayo ng pamalit dito. Ayan, ito sira na tong magnetron na to. Ayan, kung makikita nyo, basag na yung magnet nya. Ayan, basag siguro yan sa sobrang init. Ayan, ito ang tatanggalin natin para pamalit dito sa nasunog dito. So tanggalin po muna natin siya. Mas maganda mano-mano natin siya tanggalin kasi pag gagamitan natin siya ng flies, baka mayupi at kaya magasgas. Yun na naman yung umpisa ng pag-i-spark niya. Kaya mas maganda mano-mano na lang. So ayan, tanggal na po natin. So ito po yung kakabit natin dito. Ayan, dinidiin lang po yan. Wala namang pandikit o anuman. Nakadiin lang yan. Masadyang masikip lang siya. So ayan, kabit na po natin.
So ayan, palitan na natin yung sunog sa may magnetron. Ito naman next natin palitan. Kabit natin. Dahan-dahan lang, baka mabali. Ayan. So ayan, napalitan na natin. I-check na rin po kung halimbawa may mga bakbak na pintura o kalawang. Isa rin po yun sa dahilan ng pag-i-spark nya. So maganda linisin, tapos lihain, tsaka isprayan ulit ng pintura. So ayan, check natin kung umiinit at kung wala ng spark sa loob, hindi na siya mag-i-spark. Start natin siya, 30 seconds. So ayan. So ayan, wala na po siyang spark. Hindi na po siya nag-i-spark sa loob. So yun lamang po, bago po tayo magpalit ng mica, kung sunog yung mica natin, grabe yung pagkasunog. Check po muna natin yung ano, yung pinaka magnetron niya, para hindi masayang yung maikang ipapalit natin. Baka sunog yung antena ng magnetron, susunugin din kaagad yung mica, baka mga ilang araw lang. Ayan, okay na po siya, umuusok-usok na siya. So yun lamang po, at sana'y nakatulong sa inyo ang video na to. Kaya kung hindi ka pa po subscribe sa channel na to, subscribe na po at hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. Maraming salamat po sa panonood. Bago po natin tapusin tong video na to, shoutout muna kay Sir Vincent Jean Meca at kay Sir Mojaos Technique. Pasyalan po natin yung channel nila, nagbablog din po sila about electronics. Marami rin po tayong matututunan sa channel nila. Ganun din kay Sir Vince Munez, shoutout sa iyo sir. At kay Big Daddy JR, shoutout po sa inyong lahat mga boss.